itutulak niya yung spring ng radiator cup at aapaw din yan dyan. So aapaw din. Makikita niyo na namumula itong plastic ng reservoir natin. Ano? Palatandaan na ATF yung humalo sa kanyaga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all, mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. Sa video ito, isa na namang automatic transmission trouble ang aking ibabagi sa inyo na. Ito ay Elantra AD na 2018. At ang reklamo ng may-ari ay engine oil leak daw ano sa underneath. Siguro nakita niya na nagpa-check up siya ay mayroon nakitang leak yung mekaniko sa ilalim. So hindi kinaya, hindi nila kaya. Mukhang malaki yung trouble kaya pinadala dito sa ano. Actually sa ginawa ito to sa quick service namin sa labas. Pinasok dito sa loob ng shop para ma-identify kung ano yung eksaktong problem ano, kasi yung mga nasa quick service ay lubman lang yun, taga change oil lang ano. So yung heavy job ay papasok dito sa loob. So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano yung trouble na kung saan nanggaling yung trouble ng oil leak ano. So samahan niyo ako sa video ito at alamin natin kung ano yung sira ng sasakyan. Pero bago yun, kung kayo ay bago sa aking channel at napadaan lang kayo, ay inanyahan ko kayo na mag-subscribe. Pakiclick yung red button na subscribe button at pakiclick yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ating gagawin ano. Okay, so let's go. Tingnan natin kung ano yung problema nitong sasakyan. May leak. Saan kaya galing ito? Sariwa. Ito yung langis niya. Galing niya ito. Tanggalin natin itong cover na ito para makita natin kung saan ang galing. So yun, oil leak nga ano. Kulay pula siya. Ibig sabihin ay ATF yung tumatagas. Dito siya galing sa ayan, sa taas. Parang umakyat siya dito ano. Ayan. Galing siya dito sa pagitan ng transmission at makina. So, ibig sabihin ay maaring sumabog yung kanyang transmission pump seal, ano? Kaya dito siya malakas ang tagas. Ayan. Sumabog siya rito sa may oil pan. Ayan. Punta rito. So, dala ng hangin lang yan. Kaya nagkaganyan, ano? Ayan. At dito marami siya yun. Hanggang dun sa may booster ng preno, umakyat siya, dalayan ng hangin. So ATF tumatagas sa kanya. At mapansin ninyo dito sa undercover natin, ATF siya na may halong tubig. Ayan, oh. Naging gatas na, no? Kumbaga sa kanta ito ay Sharon, tubig at langis. So alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit nagkaganito, bakit naghalo yung kanyang tubig at langis. Kumpirmahin natin siya dito sa radiator. Check natin yung radiator kung dito nang galing. Maring yung paghahalo ng tubig at langis niya ay galing dito sa cooler. Ito yung cooler ng transmission. No? So baba natin, tingnan natin yung transmission niya. So, makikita natin dito, malinis naman siya, no? Wala siyang apaw. Check natin yung tubig nito. Ayan, oh, kung mapansin nyo, may halo siyang langis yung tubig. Ayan. Ibig sabihin ay naghalo na nga yung tubig at langis niya galing sa transmission. No. So sira ang cooler nito, transmission cooler.
check natin ito. Check natin yung reservoir kung bumalik na ito sa kanya yung tubig. Ayan o. Kita nyo. Saan? Halo na rin. So, ang problema nito ay radiator cooler ng transmission. Ano? Yung andyan sa loob ng ano na yan. Yung dalawang hose na yan, galing yan sa transmission papunta dito sa radiator. Yan. So, ibig sabihin ay nasira yung kanyang cooler sa loob. Kaya naghalo yung tubig at langis. So, gagawa natin ng simpleng diagram ito para mas maintindihan ninyo kung paano nangyari. Ano. Papaliwanag natin kung paano siya naghalo. Okay. So para ma-confirm natin na yung paghahalo ng tubig at langis ay galing sa transmission, chichekin natin yung kanyang dipstick ng makina kung may halo rin siya. Ano. Kapag may halo ito, ibig sabihin ay galing sa makina yung langis. Pero kapag wala at malinaw, ibig sabihin ay kumpirmado na transmission yung may problema. So ayan, malinis yung langis natin sa makina. At tingnan natin dito sa filler. Malinis din. Wala siyang indikasyon ng naghalo siya ng nagkaroon ng tubig sa loob ng makina. No? Kasi kung may halo na tubig at galing sa makina yung paghalo ng tubig at saka langis, makikita nyo na mumuti ito katulad ng sa dito. Sa radiator. Ano? So kapag kayaan, ano na yan, kapag kayang langis na yan, ay meron din dito sa cup, sa filler cup. Ibig sabihin, galing sa makina yung pressure ng langis, yung paghahalo niya. Pero dahil mamula-mula yung kanyang langis, katulad ng nakita natin doon sa ilalim na tagas, mamula-mula siya at na ganyan, parang ice cream na na ano. Ibig sabihin niya na ATF yung naghalo at wala siya sa makina. Clear yung makina, ano? So, ang hatol natin dito ay baba yung transmission dahil pumutok siya dun sa oil pump. Ayan. Nagsaboy siya dito ng ano. Nagsaboy siya ng langis sa paligid, ano. Okay, isa pang tips para malaman natin at masigurado natin na talagang dito naghalo yung ATF sa transmission, no? Yung tubig ay pumunta rito sa transmission. Kumuha tayo ng anong size ito? 1/4. At buksan natin itong ano na to, yung level dito sa oil pan, ano. Pitin lang natin to papuntang anti-clockwise. Yan, luwagan natin pa ganyan. At buksan natin yan. Atake natin. Ayan. Nakikita nyo kung dyan naghalo. Ayan. So, milky yung kanyang langis. Ano? Kaya mapula-pula dito yung tumatagas dahil yan, ATF with water yung naghalo. Ano? So, dyan sa ganitong paraan, masigurado natin na talagang dito siya naghalo ng langis sa tubig sa transmission. Okay. Balik na natin yan. So, gumawa tayo mga kamatik ng basic schematic diagram ng transmission at ng radiator, ano, para mas maipaliwanag ko sa inyo ng malinaw kung paano yung nangyaring mixing ng tubig at saka ng ATF, ano, sa dito sa ating transmission. Una, meron tayong dalawang cooler pipe na mula sa transmission ay papunta sa radiator kasi built-in sa loob ng radiator yung ating cooler o yung transmission cooler, ano, nakababad siya sa tubig. Itong lahat na itong area na ito ay puro tubig ito. So napapalibutan ng tubig itong cooler sa loob, naka-built-in nga siya. So meron siyang dalawang linya rito. Meron siyang outlet. Ito yung out. At ito naman yung
papasok sa transmission, no? So ito yung palabas at ito yung papasok. Ibig sabihin ay ito yung mainit. Galing sa transmission, ito yung mainit na ATF, ilalabas niya papunta sa cooler para palamigin naman ang radiator. So mapapansin niyo dito sa pinakampuno, may tubo rito, tapos ito ay hose, eh mayroon siyang kulay pula na pintura. Ibig sabihin ng kulay pula ang pintura na yun ay outlet siya, so mainit na fluid. Pagka napalamig na dito sa loob ng cooler ay babalik siya sa transmission. So malamig na, no? Ngayon, sa nangyari sa kanya na dito tumagas yung kanyang ATF at saka water mixture, ay meron siyang dahilan, may dalawang dahilan kung bakit. Una, dito ay dito nagpumutok yung kanyang paghahalo, ano, at mapansin natin na umapaw nga dito sa pagitan ng makina at transmission yung langis. Ibig sabihin noon ay yung o-ring dito sa papasok ay siya ang nagtagas, siya ay yung bumigay, pumutok, ano. Kaya naman yung pressure nitong kabuuan ng ating tubig, dahil may pressure din ito, ay siya naman ang pumasok dito sa oil gallery na siyang naging dahilan kung bakit nagdadala siya ng tubig dito at dito naghalo yung tubig at ATF, ano. Sa kabilang banda, kung ito naman ang pumutok sa kanya na o-ring, kasi may o-ring siya dito, ano, kung mapansin nyo dyan sa picture, meron siyang parang ano dito, nut magkabilaan, ano, may o-ring yan dyan sa loob. Kung dito pumutok yung o-ring, ang tendency yung fluid, dahil may pressure din itong pump na siguro nasa palagay natin ng mga 70 psi, ano, o 50 to 70 psi, napapasok siya rito, o mas mababa ng konti kaysa doon sa mga umiikot sa loob ng system, ay kung ito ang pumutok sa kanyang o-ring na ito, ibig sabihin ay dadalhin niya yung langis dito at hahalo siya dito sa tubig ng radiator. Na yun naman yung naging dahilan kung bakit dadami naman ang langis niya dito. Pagka na dumami yung langis, ang magiging reaksyon niya ay puputok naman siya dito sa radiator cup. At yung iba tatapon dito. Una, dito tatapon yan. Pero dahil parang buo-buo yung kanyang mixture ng tubig at ng langis, itutulak niya yung spring ng radiator cup at aapaw din yan dyan. So aapaw din. Makikita nyo na namumula itong plastic ng reservoir natin, ano? Palatandaan na ATF yung humalo sa kanya. Ganon din sa paghahalo ng engine oil kapag ka nasira yung kanyang head gasket sa paghahalo ng tubig dito sa radiator. Kung bakit ko pinaliwanag sa inyo ito, dahil mas mainam na naiintindihan natin kung paano yung sistema ng paghahalo. Kasi minsan nga dito naghahalo siya sa transmission at meron naman sa radiator. So yun yung dalawang dahilan kung bakit minsan ay sa transmission, minsan ay dito sa transmission at minsan ay sa radiator nag-overflow. Diyan, nag-overflow siya. Ngayon naman yung nangyari sa ating sasakyan ay dito siya nag-overflow. So unang-una, may breather siya dito. Lalabas yan sa breather. At pag hindi na kinaya ng breather dahil mabigat yung mixture ng tubig at saka ng ATF, napuno kasi ito, napuno ng tubig. So pasasabugin niya yung ating pump seal. Yun ang nangyari sa kanya. Pump seal ang sumabog. Okay? So sana ay medyo naunawaan ninyo yung ating paliwanag, ano, sa trouble na ito. So balik tayo sa sasakyan. So sa ganitong klase ng sitwasyon na paghalo ng tubig at langis sa radiator at saka dito sa transmission, mga kamatik, mayroong dalawang paraan ng pagre-repair, ano. Pagkang halo ay nag-react siya doon sa radiator cup, doon siya nag-overflow at nag-overflow dito sa ating reservoir at wala namang tagas dito sa transmission, ay pwede tayong mag-flushing muna, ano. Itong radiator ay papalta natin, o kung merong nagre-repair ng radiator ay pwede nating ipa-repair yung radiator. Nabubuksan naman ito sa Pilipinas, nabubuksan ito at pwedeng papalitan lang yung cooler sa loob, ano.
So, pwedeng ganun. Dito sa amin ay palit na ito ng buo. Magpapalit tayo ng buong radiator. Tapos ay kung malinis naman yung transmission natin, walang sumabog na langis dito at hindi nang galing dito sa pump, ay pwede nating i-flushing muna ito. Subukan natin kung uobra pa yon, kung wala pang na-damage, kung nag-uumpisa pa lang yung pag-mimix niya, no. Yun yung unang paraan ng pagre-repair. Pangalawa, yung ganitong sitwasyon na dito sumabog yung kanyang langis, katulad ng naipaliwanag ko doon sa diagram na pumutok na yung oil seal nito, ay obligado na tayong magbaba. Kasi unang-una, sumabog nga yung kanyang oil seal. Pangalawa ay yung transmission filter nito ay nasa loob. Tapos, siyempre, yung gallery ng mga ball body, napakaraming sulok-sulok nun. So, natutulog yung tubig doon. At kung hindi natin malinis, ay darating din yung panahon na masisira talaga ito. Masisira din, ano, bibigay din. So, dahil dito nga sumabog yung langis, ang talagang hatol natin dito ay paba na siya, overhaul na, ano, para mahugasan lahat ng system sa loob, mahugasan ng mga pisa at mapalitan yung mga apektadong pisa sa loob. Okay? So, yun lang mga kamatik. Sana may natutunan kayo sa ating video na ito, ano? At sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kalaman. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa ulitin. Keep safe. God bless everyone. Masalam.